Hello mga friendship, kumusta? Friendship, mayroon akong ano sa inyo. Tatalakayin natin mga friendship. May ano ngayon, ano friendship, mayroon akong nakilalang ano. Diyan sa ano, labasan lang sa sidewalk. Ano siya, babae siya, nagbabasura lang siya. Hindi siya nakatapos pag-aaral. Siguro wala, hindi siya nakapasok ng grade 1. Hindi siya nakapag-aaral ng high school. No read, no write siya. Oo. Kaso lang, ano siya, nabuntisan siya. Hindi natin alam kung sinong nakabuntis sa kanya. Siya lang nakakaalam. Ngayon, yung unang anak niya, ano, iniwan niya sa mama niya dito sa Taste Cross. Dito nakatira yung ano, yung ano, mama niya, diyan sila nakatira. Pero hindi natin discriminate yung babae kasi ano siya, hindi natin sabihin na kulang-kulang or may pagka-retarded. Hindi naman ganun siguro. Kasi alam naman niya ang dapat niyang gawin. Hindi lang siya siguro ano nakapagtapos sa pag-aaral. Hindi siya naka grade 1 or grade 2. Basta no read, no write siya. Hindi siya marunong bumasa, hindi siya marunong magsulat. Ngayon, yung anak niya pinalaki ng mama niya. Ngayon, nakatapos na ng high school, tapos na siguro nag-college na siguro ngayon yun. Ngayon, hindi siya umuwi sa bahay, yung babae. Diyan lang siya sa ano, labasan sa Taste Cross. Nakipag-relasyon pa rin siya sa mga ano, mga basurero na ano, na namamasura mga lalaki. Ngayon, yung pandemic, ano, napagkamalan ng mga pulis yung ano, magnanakaw yung jowa niya na ano, lalaki na baril na patay ng pandemic. Yun. Ngayon naman, nakipagrelasyon na naman siya ulit sa basurero naman ulit. Diyan sa ano, malapit sa ano, malapit diyan sa may BF. Yan. Diyan siya nakatira sa ano, Imbornal. Yung side ng Imbornal doon sa ano, katabi ng ano, ng Mercury sa Shell. Doon sila sa ano, sa likod noon may Imbornal. Doon sila nakatira, dalawa. Yung ano niya, jowa na ano, na basuriro, ano siya, tumitikim ng droga. Yun. Tapos, yung babae naman, ano, nangihingi-hingi ng mga pera sa mga tao, umihingi ng pagkain sa kantin para ipakain sa asawa niyang lalaki. Yan. Ano siya, palagay ko ano, masyado siyang magmahal ng lalaki. Yung ano, hindi naman siya, namamasura din siya kasama sa lalaki na masura. Kaso lang, sinasabi niya, na ano daw, bumibili ng ano, droga yung asawa niya, tumitikim, naglalasing, ganun. Tapos, yun, pag yung nililimos yung pera sa mga tao, binibili ng droga sa asawa niya. Pero yung lalaki, may asawa na siya dati, tapos hiwalay. Malaki na yung mga anak niya. Diyan sila sa ano, nakatira sa may ano, sa may likod ng Shell. Yan, diyan sila nakatira. Ano lang sila. Siguro sobrang ano niya, pagmamahal niya sa lalaki. Yun. Hindi na siya nakaano. Kasi siguro, pag nagmahal siya ng lalaki, sobra-sobra. Talagang ayaw niya ano. Tapos, silusas siya, yung babae. Inaawa niya yung ano, pag mayroong mga babae na tumitingin sa asawa niya. Hindi naman gwapo yung ano, asawa niya. Ano talaga, silusa yung babae, kahit na hindi naman siya kagandahan, tama lang. Siyempre, tayo pinanganak ng Panginoon, siyempre,
may mga itsura tayo, maganda tayo, maano. Basta kompleto, perfect ang katawan. Pero sa kanya, ano talaga siya, sobrang silosa. Pag natulog yung lalaki, binabantayan niya. Nakapokong lang siya doon sa ano, sa tabi ng asawa niya. Siyempre wala silang kwarto. Ano sila, nandyan lang sa tabi ng sidewalk natutulog. Nakapungko lang yung babae, tapos yun, tutulog yung ano, hagok ng hagok yung ano, asawa niya. Nakapungko lang siya, antayin lang niya na magising yung asawa niya. Sobrang martyr niya talaga pag nagmahal. Oo. Tapos, yung pagkain ng ano, ng asawa niya, nakahanda na, nandyan na sa plastic. Galing sa ano, mga kantin, mga hingi-hingi sa mga tao. Ganyan siya magmahal, sobra. Kaya siguro, hindi natin masisisi siya na ganyan siya magmahal kasi. Siyempre, akala niya siguro wala nang ibang lalaki, di ba? Yun. Thank you mga Prinsipa, sinishare ko yung mga ano, kaiba-ibang klaseng mga istorya ng pag-ibig. Yan, pag-ibig ng ano, sidewalk. Hindi natin masisisi siya kung bakit ano nagmahal siya ng ano ganoon na klaseng tao. Oo. Siguro mayroon siyang ano, mayroon siyang hugot or mayroon siyang nakaraan na hindi na niya ano ayaw na niya balikan, siguro ganoon. Bye-bye mga friendship.